Si Franco ay matagal na nagtitiwala kay Shaira. Ngunit kamakailan, napansin niyang palaging umaalis si Shaira nang hindi nagbibigay ng sapat na paliwanag. Palaging sinasabi ni Shaira na siya ay nasa farm. Subalit si Franco, sa kayang likas na pagkamapagsiyasat, ay nagdududa. Sigurado ka bang sa farm ka pumupunta? Tanong ni Franco isang araw, puno ng pag-aalinlangan. Hindi alam ni Shaira na iniimbestigahan na siya ng mga tauhan ni Franco. Ang bawat kilos at galaw ni Shaira ay tinututukan at sa bawat imbestigasyon ay unti-unting nabubunyag ang mga kasinungalingan ni Shaira. Lingid sa kaalaman ng lahat, matagal nang bumalik ang alaala ni Shaira. Ginamit niya ang kanyang dating ugnayan kay Franco para itago ang kanyang mga plano at lihim na intensyon. Sa bawat paglabas niya ng bahay, hindi siya pumupunta sa farm, kundi sa isang tagong lugar kung saan niya isinasakatuparan ang kanyang mga balak. Ngunit hindi nagtagal, nahulog ang kanyang mga sekreto. Ang mga tauhan ni Franco ay nakatuklas na hindi totoo ang mga dahilan ni Shaira sa kanyang mga pag-alis. Isang gabi, kinausap ni Franco si Shaira nang mahigpit at puno ng galit. Ginamit mo lang ako para sa pansarili mong interes. Matagal mo nang alam ang lahat pero pinili mong magsinungaling sa akin. Hindi nakasagot si Shaira, ngunit alam niyang wala na siyang kawala. Galit na galit si Franco at nagpa siya siyang itakwil si Shaira. Ayoko ng sinungaling at walang utang na loob, sigaw ni Franco habang ipinagtatabuyan si Shaira palabas ng kanilang tahanan. Habang si Shaira ay nahaharap sa galit ni Franco, si Christy naman ay nahaharap sa isa pang mabigat na pagsubok. Marami ng estudyante ang nag-aalisan sa paaralan kung saan siya nagtuturo dahil sa mga paninirang ibinato sa kanya ni Hannah. Dahil sa mga sinabi ni Hannah, nawawala ang tiwala sa akin ng mga magulang ng mga estudyante, sabi ni Christy sa kanyang ina na si Carmen habang umiiyak. Ngunit higit pa roon, hindi pa alam ni Christy na mayroon ng video na kumakalat tungkol sa naging alita nila ni Hannah. Ang nasabing video ay naglalaman ng kanilang mainitang sagutan na nagbunsod sa desisyon ng principal ng paaralan na sila'y tanggalin sa trabaho. Lumabag kayo sa mga patakaran ng paaralan, ang mabigat na sinabi ng principal sa kanila. Napakabigat ng loob ni Christy sa nangyari, lalo na't alam niyang walang kasalanan siya kundi nasangkot lang siya sa isang hidwaan na hindi niya ginusto. Sa kabilang banda, si Hannah ay hindi pa kontento sa nangyari sa pagkatanggal kay Christy. Para sa kanya, hindi pa sapat ang naranasang hirap ni Christy bilang kabayaran sa pagkawala ng kanyang anak na si Billy. Si Hannah ay puno ng galit at puot at determinado siyang gawin miserable ang buhay ni Christy. "Hindi mo alam kung anong hirap ang naranasan ko nang mawala si Billy," sabi ni Hannah. Sa kanyang puso ay naniniwalang patay na si Billy. Sa bawat araw, lumalalim ang hinanakit ni Hannah. Wala siyang ibang hangad kundi ang pagdurusa ni Christy. Kaya naman sa bawat pagkakataon, sinisira niya ang reputasyon ni Christy sa mga estudyante at mga magulang sa paaralan. Ang galit ni Hannah ay tila walang katapusan at ito ang nagtutulak sa kanya na gawing layunin ng kanyang buhay ang paghihiganti. Samantala, si Billy at Tori ay nasa kamay ni Shaira at ng kanyang tauhan na si Yvonne. Ngunit dahil sa sobrang galit ni Shaira sa pagiging pasaway ng mga bata, kaunti lang ang ibinigay sa kanilang pagkain. "Pasaway kayo, kaya't hindi kayo makakatikim ng masaganang pagkain," galit na sabi ni Shaira habang inuutusan si Yvonne na kontrolin ang dami ng pagkain para kina Billy at Tori. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Isang araw habang naghahatid ng pagkain si Yvonne, ay nahulog ang kanyang cellphone sa kinaroroonan nila Billy at Tori. Hindi niya namalayan ang pagkawala nito. At mabilis namang naisip ni Billy na ito ang kanilang pagkakataon upang makahanap ng tulong. "Kailangan natin makakuha ng tulong bago pa man mapansin ni Yvonne na nawawala ang kanyang cellphone," sabi ni Billy kay Tori. Nang madiskubre ni Billy ang pagkakataon makatawag gamit ang cellphone, mabilis siyang tumawag sa kanyang ina na si Hannah. Sa tawag na iyon, nakapagbigay si Billy ng ilang mahalagang impormasyon
tungkol sa lugar kung saan sila ikinulong. Halos hindi makapaniwala si Hannah nang marinig ang boses ng kanyang anak na matagal na niyang inakalang wala na. Nabuhayan siya ng loob at agad niyang sinabi kay Christy ang balita. Dahil sa pagbabalik ng pag-asa, pansamantala nilang isinantabi ang alitan. Alam nilang mas mahalaga ang buhay ng kanilang mga anak kaysa sa kanilang mga personal na galit sa isa't isa. Kaya't nagdesisyon silang magtulungan upang iligtas sina Billy at Tori mula sa kamay ng mga tao ni Shaira. Kailangan natin magtulungan para mailigtas ang mga bata, sabi ni Hannah, habang humahawak sa kamay ni Christy bilang tanda ng kanilang pansamantalang alyansa. Dahil sa pagtutulungan, madali nilang natukoy ang kinaroroonan ni Billy at Tori. Dito na rin nila natuklasan ang buong katotohanan na si Shaira pala ang may kagagawa ng lahat ng ito. Wala palang kasalanan si Christy at matagal nang plinano ni Shaira ang pagkaagaw ng mga bata para sa kanyang sariling interes. Habang abala sina Christy at Hannah sa pagligtas sa kanilang mga anak, si Franco naman ay tuluyang nalaman ang buong lihim ni Shaira. Matagal na palang bumalik ang alaala ni Shaira ngunit pinili niyang itago ito para sa sarili niyang kapakanan. Sinungaling ka, sigaw ni Franco, puno ng galit at puot. Pakiramdam niya ay ginamit lang siya ni Shaira at sa kabila ng lahat ng tulong at suporta na ibinigay niya sa kanya ay sinuklian lamang siya nito ng pagsisinungaling at pagtataksil. Dahil sa matinding galit ay nagpa siya si Franco na bawiin ang lahat ng kanyang ibinigay kay Shaira. Wala nang ibang nagawa si Shaira kundi ang tumanggap ng kanyang pagkatalo. Sa pagkawala ng proteksyon ni Franco, mabilis siyang nahuli ng mga pulis at hinarap na niya ngayon ang maraming kaso na nakabinbin laban sa kanya. Sa huli, nang matapos ang lahat ng kaguluhan, humingi ng tawad si Hannah kay Christy. Napatunayan na wala talagang kasalanan si Christy sa pagkawala ni Billy. Patawarin mo ako, Christy. Mali ang naging akala ko. Maluwaluwang sabi ni Hannah. Natutunan ni Hannah na hindi lahat ng kanyang galit ay nararapat at minsan ang pagiganti ay hindi nagbibigay na tunay ng hustisya. Matapos ang lahat ng pagsubok ay bumalik si Jordan at sa kanyang pagdating muling bumalik ang spark sa pagitan nila ni Christy. Pinili nilang buuin muli ang kanilang pamilya kasama si Tori. Sa kabilang banda, si Hannah naman ay namuhay ng tahimik kasama si Leon at ang muli natagpo ang si Billy. Ang kwentong ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga trahedya, puot at pagkakagulo, ang pagmamahal sa pamilya at tunay na pagpapatawad ay magdadala ng kapayapaan at katarungan. Sa huli, ang mga sugat ay maghihilom at ang mga puso ay muling bumabalik sa pagmamahalan.